video, bibigyan ko kayo ng mga favorite lines ng mga babae na taliwas dun sa sagot nila sa ikinikilos nila. Sign na yan na malapit na o nagtotopak na yung mga babae. At kapag narinig mo na tong mga lines na to, medyo humanda ka na. Number one, kapag tinanong ka ng babae na okay ka lang at ang isang nagot niya sa'yo ay ewan ko sa'yo, ibig sabihin nun, may ginawa kang hindi maganda na hindi niya nagustuhan. Kapag sumagot ang babae na ganun, aminin mo na kung ano yung ginawa mo dahil ibig sabihin nun, may alam na siya. So, isipin mo na kung ano yon bago pa siya mag-umpisang tupakin. Marami kasing mga babae, hindi ko naman nila lahat, na mahilig makipag-hide and seek nung kanilang feelings. Minsan, pakaramdam namin, alam madam auring yung mga kapartner namin na alam kung ano yung nasa sa looben namin. Number two, kapag nagtanong ang babae sa'yo, aalis ka, ibig sabihin nun, may tatlong tanong na gusto niyang malaman ang kasagutan. Number one, anong oras ka babalik? Number two, saan ka pupunta? Number three, sinong mga kasama mo? So once na nagpaalam ka, ilatag mo na lahat ng information bago pa siya mag-isip ng kung ano-ano. Number three, kapag nasabi mo na yon at sumagot siya sa'yo ng, sige, bahala ka, ibig sabihin nun, huwag kang umalis. Stay ka lang sa bahay, gusto ko nandito ka lang. Pero kapag umalis ka pa nun, pagdating mo, tingnan mo kung anong sungit at topak ng kapartner mo. Hindi mo talaga maiintindihan kasi bago ka umalis, ipinayagan ka naman niya, hindi nga lang precise yung sagot niya. Na oo, sige, pumunta ka. Kapag hindi precise ang sagot ng babae, huwag nyo nang ituloy yan guys kasi pagbalik nyo niyan, may kapalit na tampuhan yan. Or totopake na yung mga kapartner nyo. Number 4, kapag kinulit mo pa siya at sinagot niya sa'yo ng, ano ba, isa pa, ibig sabihin nun, huwag ka nang umulit. Meaning, huwag ka nang umisa at tumigil ka na. Kasi pag tinuloy mo pa yan, hindi lang araw niya ang nasira mo. I bet, pati araw mo masisira. Another thing, kapag nagpapaalam kayo sa mga kapartner ninyo, naaalis kayo at sumagot siya ng okay, ikaw bahala. Ibig sabihin nun, hindi yon okay. Huwag kayong maniniwala kapag sumagot sila ng okay lang. May kasunod pang ikaw ang bahala. Ibig sabihin nun, hindi siya pumapayag. Huwag mo nang ituloy. Wala kang choice, kundi magstay sa bahay. Kapag sumagot siya ng ganyan, nagtotopak na yan. At ingatan mo na yung mga susunod na lines na sasabihin mo sa kanya. Another thing, kapag dating naman sa mga social media ninyo at merong kayong hinart o nilike na mga picture at tinanong sa inyo ng babae, bakit mo nilike yon or bakit mo hinart yon? Ang ibig sabihin nun, i-unlike mo na dahil hindi siya komportable doon sa pagla-like at pag-heart mo sa picture na yun. Kasi pag hindi mo ginawa yun, pag hindi mo dinislike yun, nako, magkakaroon at magkakaroon kayo ng issue. At pwedeng lumaki yung tampo niya sa'yo na magdulot ng malaking topak o mood swing ng babae na hindi mo maiintindihan bakit siya nagkakaganon. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong masubukang ma-likes o ma-heart yung mga picture ng babaeng nagugustuhan mo. Sarilinin mo na lang yan kung nag-a-admire ka doon sa picture. Wala naman masama guys na mag-like and heart. Yun kung okay lang sa partner ninyo. Pero kung alam nyong magdudulot ng issue ito sa kanila, better na irespeto nyo yun. Kasi kung baliktarin man natin ang situation, sila yung mag-like o mag-heart sa isang picture ng lalaki, pareho din yung mararamdaman ninyo. Another thing, kapag nagtanong ang babae sa inyo ng sexy ba siya? Maganda ba siya? Ibig sabihin nun, gusto niyang malaman galing sa bibig mo mismo kung mas maganda ba yun sa kanya or mas sexy ba yun sa kanya. Kaya dapat ang sagot mo, no, hindi, mas sexy at mas maganda ka pa rin kesa sa kanya, walang tatalo sa'yo. Gusto niya lang ng validation. Kaya boys, ingat-ingat sa pagsagot. Kasi minsan, yung mga babae, nagbibigay ng trap yan sa inyo. Na dahilan din ng pagkatopak nila doon sa mga isinasagot nyo. Another thing, pag tinanong sa inyo ng babae kung pumayat ba ako or tumaba ba ako babe,
huwag kang sasagot ng yes, oo, tumaba ka. Instead, sagutin mo ng okay lang, sexy ka pa rin, kahit na medyo nagkalaman ka. Kasi ang ibig sabihin nun, puriin mo siya. Maaring may ginagawa siyang effort para sa sarili niya, maaring nag-exercise siya, o maaring nagda-diet siya. So gusto niya ng validation galing sa'yo. Ibig sabihin naming mga babae nun, gusto namin na makarinig sa inyo ng papuri. Dahil nga, may ginagawa kaming effort para sa sarili namin. So, better na isagot mo sa kanya ay, oo nga no, parang masumeksi ka ngayon. Oo nga, pumayat ka. Yan, gustong gusto namin yan. Kasi ako mismo guys, kapag nagtatanong ako dun sa partner ko, kung tumaba ako, buti na lang, magaling sumagot yun. Sinasabi nun, no, hindi ka tumaba. Sexy ka pa rin. Kahit na ako feeling ko mismo, nag-gain ako ng weight. Validation lang yon na syempre gusto namin maramdaman kung na-attract pa rin kayo sa amin. Another thing, kapag nagluto ang mga babae at tinanong niya sa'yo kung masarap ba, ibig sabihin nun, pinaghirapan niya yon para sa'yo. So, puriin mo naman yung paghihirap niya, yung effort niya doon sa pagluluto. So, kahit medyo hindi maganda yung lasa, huwag nyo nang sabihin na hindi masarap, maalat, kasi magtatampo yan. Masisira ang mood niyan, magugulat ka, mag-iiba yung moods niyan. Then, makalipas ang ilang araw, tatanungin mo siya, ba't hindi ka nagluto ng ganito, babe? Sasagot niya sa'yo, eh di ba, hindi mo naman nagustuhan yung niluto ko nung nakaraan. See? May tampo nang namuo sa kanya. Another thing, pag sinabi ng babaeng, bakit nakaporma ka? Ang pogi mo naman. Nako, ibig sabihin nun, pinagdududahan ka niya. Bakit ka nakaayos? Bakit ka nakaporma? Para kanino yung ginagawa mo? Yun na ang nasa isip karamihan ng mga babae. Kaya, gandahan mo yung explanation mo kapag tinanong ka. Hindi ko girls nila lahat, pero aminin nyo, dun sa iba, once na nakikita nyo pumuporma yung mga kapartner nyo, magtataka kayo, sino kayong pinupormahan nito? Hindi naman kami pupunta sa party. So boys, ingat sa pagsagot. Ang isagot nyo sa kanila eh, para sa'yo to, para makita mo naman kung ano yung dat, bakit mo ko minahal, ano ba yung mga nagustuhan mo sa akin before. At kapag nag-aaway naman kayo at sumagot ang babae na tumigil ka na, ibig sabihin nun, galit na siya, delikado ka na. Hindi mo mamalayan, pag tinuloy mo pa yan, may lilipad ng mga plato, baso sa'yo. Or mamukat-mukat mo, pag nagalit ng husto yan, lalayasan ka niyan. Aalis at magpapalamig yan. Last one, pag sinabi ng babaeng, okay, at walang kasunod yon, ibig sabihin nun, hindi siya na-satisfy sa explanation or paliwanag mo. Meaning, she is not okay. At kailangan niya pa ng mas maraming paliwanag. Alam nyo guys, minsan kaming mga babae, mahirap talagang intindihin. Pero kung gaano kabilis na mairita kami, ganun din naman kabilis na mawala yung galit namin. Kulang lang kaming mga babae sa lambing, pangunawa at pag-aaruga na minsan nakakalimutan ninyong ipakita sa aming mga babae. The reason why may mga biglaang topak o mga biglaang sumpong na mismong kami, hindi namin maintindihan. Yung saying na happy wife, happy life, totoo yun. Kasi once na ang babae sa loob ng tahanan ay tinopak, nasira ang araw niyan, asahan mo, buong pamilya, buong bahay ninyo, magulo. Nawawala ang peace and harmony sa loob ng bahay. Pero once na ang inyong mga wife, o once na laging masaya ang inyong mga kapartner, asahan nyo in return, kayo rin naman ang mag-harvest, kayo rin naman ang magbe-benefit ng sayang nararamdaman niya. Dahil mas mababait at mas malalambing ang mga babae kapag naibibigay ninyo yung gusto nila at napagbibigyan nyo sila doon sa mga kahilingan nila. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha kayong tips sa mga pinag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo po ang video nito, pakibigyan lang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan, i-click ang ating subscribe button, libre po iyan. And also, click the notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong
manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.